Ngayon, sa wakas po. Sa wakas, tungkol po sa mga plaka ng motorsiklo. Ano? Mapapabilis na po ang paggawa ng plaka ng motorsiklo. Ito po ay matapos paan na rin yung ikalawang automated plate making machine ng Land Transportation Office o LTO bilang bahagi po na para po i-fast track po nila yung pagbibigay po ng plaka ng motorsiklo. Natatandaan ko natin na tigil po yung pagbibigay ng plaka ng motorsiklo. May ilang taon na po yan, ano? Dahil nga po sa bagong batas na binago po ang disenyo ng plaka. Hindi lang po binago ang disenyo ng plaka, minandate na po na magkakaroon ng dalawang plaka, doble plaka ang tawag po yan. At dahil po napakatagal mapagkasunduan po ang disenyo, matagal din po yung paglalabas ng plaka. Ano? Ito po, no? Itong darating po na Mayo, huwag po ninyong kakalimutan, si Dick Gordon at yung tinatawag nating doble plaka senators. Ay, kung kayo po ay naapektuhan, ay ito na po inyong pagkakataon. Bahala na po kayo sa Mayo. No? Balik po tayo dito. Ito pong makina po na pinapatakbo ng LTO, ay parang robot po ang tawag nila dito, robot machine. Kahit po automated. Fully automated. At ito nga po ang ikalawang makina ng LTO sa paggawa ng plaka. Yung una po ay dedicated po yan sa paggawa ng plaka para po sa mga kotse o para po sa mga four-wheelers. Kaya nga po medyo naiwanan, napag-iwanan po itong mga motorsiklo. Kaya at the same time nga po, ang tagal po kasi i-decide yung disenyo ng plaka. Ano, kaya inuna nga itong mga pang-apat na gulong. Ngayon, ito na. Meron na pong makina. At alam ba ninyo na ang plaka ng motorsiklo, ang plaka po ng mga motor vehicle po, dati na pong ginagawa dyan sa may LTO East Avenue. May ilang beses ko na pong nasilip yan eh. Noon pa. Dyan po ginagawa po yan sa may likuran po ng main building. Nabago lang po yan. Nung meron pong ilang matatalino po na nakaisip na isubcon na lang daw po ang paggawa ng plaka. Hindi natin alam bakit po nila naisip yun. Ano? Bakit magsasubcon? Pero yun nga. Subcon, ibig sabihin, gagamit po sila ng third-party supplier. Pero ang nangyari naman po, dinisallow po ng Commission on Audit o ang kontrata po para sa subcon ng plaka. So, ang resulta po yan, nagkaloko-loko po ang pagbibigay ng plaka sa lahat po ng motor vehicle. Natigil po yan ng ilang taon. Nabalik na po yan mga 1 or 2 years ago, pero since wala pa nga ang design, inuna po muna yung mga para sa kotse. So, kawawa po ito si LTO Chief Edgar Galmante dahil laging siya po ang siya, sa kanya po napupunta lahat ng sisi dala po nitong mga problema na ito. Ito po ang kapasidad ng ikalawang automated plate making machine ayon po sa report ng LTO. Kaya pong gumawa ng plaka 450 per hour o 3,600 sa isang shift na isang araw, yung 8 oras na shift. About 3,600 na plaka ang kayang gawin. At kung 2 shift pong gagawin nila ay 7,200, siyempre ang mangyayari po sa isang araw. O sa madaling sabi, kapag 2 shifts po sila, sa isang buwan po ay makakatapos po sila ng 158,400 na plaka po ng motorsiklo. Bilis ano? Kaya na po yan. Ay bilis-bilis saan po ninyo at libo-libong mga motorcycle users ang medyo nabibig po dyan. Iba nga po dyan, kailan man natigil ang plaka? 2015, 2016 ano? Yung ibang mga sasakyan po dyan, abay lumang-luma na, hindi na nga tumatakbo, hindi na dumating yung plaka eh. Habol na lang po natin yan. Lalo na po yung mga brand nyo. Tulad po ng nabalitaan po natin sa MDPPA, ano, nung nakaraan taon, may higit 1 million aabutin ng mga bagong motorsiklo. Abay, walang plaka po lahat yan. Eh yung taon bago yun, the year before that, and the year before that, yung mga nabenta po sila. Eh, kaya million-million po ang walang plaka. Buti naman po at may pangalawang makina na po at dedicated po sila sa paggawa ng plaka ng motorsiklo.
sa 158,000 a month na magagawa po ninyo yan, ano? Sa isang taon po eh, parang pang isang taong benta lang yata mabibigyan ng motorsiklo. Eh, paano yung mga luma na nag-renew? So, medyo kailangan mag-double time po para po makahabol dito. First time natin na magkaroon ng high-tech robot na gumagawa ng plaka. First time din natin magkaroon ng dalawang makina. Patulong nitong IDE robot, mas mapapabilis pa natin ang distribution ng plaka para sa ating mga motorista. I have to commend ASEC Galbante for this important initiative. Yan po ang sabi po ni Secretary Art Tugade. Malaking tulong ito para sa para i-augment yung kasalukuyang capacity ng facility ng LTO. As we produce, we will continue to distribute that we can provide plates for all registered vehicles. Yan po sabi, sagot naman ni ASEC Galbante. Ilang buwan na lang po, ASEC Galbante, ASEC Art. Ilang buwan na lang po at ma-enjoy na po inyong mga oras bilang senior citizen at bilang lolo ng inyong mga apo. At yun na nga po.